Hello guys! So welcome to another episode. For today's video ay magkakabit po tayo ng spring-loaded hinges. Ito po yung hawak ko. At dito po natin guys, lalagay dito po. Guys, ano nga ba itong purpose itong spring-loaded hinges? Kung gusto natin yung pintuan natin, kagaya ng washroom, offices, mga ganon. Pag wala po tayong mailagay na yung self-closing na tawag nito door closer, pwede rin po hinges yung ilalagay natin. Ito po yung ganito po. Para po yung doors natin na gano'n. Lagi nakasara. Ganun po. Ayan. Okay guys, samahan niyo ako kung paano natin kakabit at ituturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. Okay guys, umpisa na natin. Let's go! At guys, yung mga kailangan nga pala natin gamit, siyempre yung drill. Ito po, drill. At saka knife sa pangbukas po nitong hinges natin kasi hard plastic po yung cover nito. Okay guys, umpisa na natin. Ang una natin gagawin ay tatanggalin muna natin yung lumang hinges. Ito po. I-unscrew po muna natin. Yan guys, natanggal na po natin. Bali, i-open na po natin yung hinges ilalagay natin. Yan. Yan guys, ito po yung itsura niya. Ganito po. Yan. Bali, 5/8 round po yan. Ito. Tapos ang kasama nito may hitch key po siya na pang higpit po ng kuman dito ng spring. Ito po yung pang-control ng spring dito. Okay guys, ang pagkabit nito dapat ito. Dapat ito, bandang taas. Bandang dulo po sa taas. Hindi lang po. Ayan, ayan. Ayan. Tapos i-screw lang natin. May anim na screw lang po ito guys. Ito na guys, nakabit na po natin yung hinges. Isasara natin. Yan, sasara na po. At ngayon guys, ang susunod natin gagawin, i-adjust natin yung spring sa loob para kusa po siyang magsasara. Okay guys, punta tayo sa kabila ng pintuan. Yan guys, dito po natin siya i-adjust. Yan. Ang ikot po nito, bali clockwise. Tapos may pin po siya. Ito po yung pin. Tapos dito po siya sinusuksok sa butas ito. Okay guys, yan po yung tasong hinges natin. Dito po natin ilalagay itong key. Yan yung alin key po dyan. Tapos ikutin natin ang pag-anong. Itetension na natin yung spring sa loob. Tapos then, pag natension na po natin yung spring, dyan po natin ilalagay yung pin. Ito po yung pin ilalagay natin dyan. Pang-lock po dyan. Yan po. Guys, ikutin na po natin. Ganito po. Pag-ikot, yan. Tapos ilock mo konti, tapos ilagay. Bawat ikot po ilock natin para magkaroon po siya ng tension. Tapos, ganyan natin, tapos tanggalin ulit yung pin. Tapos, ilagay ulit natin pag may tension na. Yan. Natin. Kung magkukusa na po siya magsasara. Yan, hindi pa po masyado. Dagdagan natin ang mga 3 ikot pa.
Testing uli natin. Magsasara siya. Isa pa. Yan, testing ulit natin. Yan guys, magsasara na po siya. Yan, tapos yung pin, lock na natin. Ano po? So guys, nahigpitan na po natin yung spring. Yan, nagsasara na po siya. Tapos, punta tayo dun sa labas. Try natin. Okay guys, try na po natin kung sasara siya ng pusa. Ito guys. Yan. Guys, try natin ha. Baka sabihin nyo, dinadaya ko kayo eh. Yan o. Oh. Yan. Yan, sasara na pusa. Dito naman po sa kabilang angle po. Yan o. Oh. Oh. Pila naman ito. Ayan. At guys, hanggang dito na lang po yung video natin at maraming maraming salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha kayong idea. At kung bago ka pala po sa channel ito, please do subscribe, like and share at pakita rin po yung notification bell para updated po ka sa mga videos na yan po. Maraming salamat po. See you in my next video. Bye-bye.